Hi everyone! Welcome to the vlog and welcome to the closet. Sa totoo lang, last month pa po itong video na to, pero ngayon lang ako nagkaroon ng time para mag-edit. Ngayon, yung mga kaibigan ko, ina-advisean nila ako na mag-vlog daw ako kasi sayang naman yung YouTube ko. Kasi nga po lately, na-busy po ako sa pag-aaral. Ah, nakakainis, may tumatahol na aso sa labas. Anyway, ito po yung mga sample na damit ng D-Closet. Mostly, sa D-Closet, mga neutral colors lang po yung binibenta ko. Like beige, brown, black, pero syempre meron din po tayong pink and ibang colors. Sa totoo lang po, nakakapagod magbenta ng damit kesa sa bag. Kasi sa damit, kailangan mo siyang i-steam, kailangan mo siyang tiklupin, balutin, lalo na dapat hindi sila madudumihan. Unlike sa bag, pwede mo siyang punasan lang tapos i-box na. Pero sa damit po, maasikaso. Pero dahil masaya ako at napalapit na ako sa mga customer ko, tuloy-tuloy pa din ako. Bukod po sa damit, meron din po tayong mga bags. Available sila sa account ko na Dilin Fernandez. Doon na po ako nagbebenta kasi doon na naipon yung mga clients ko sa bag. Meron din po tayong permit para sa selling, para legal ang lahat. Kapag nagtayo ka ng negosyo, dapat malakas ang loob mo, matapang ka at matibay ka. Kasi dito, susubukin ka talaga ng panahon. Sa negosyo, para siyang roller coaster. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Para din siyang sugal na minsan panalo ka, minsan talo ka. Marami ding tao na susubok sa pasensya mo. Kaya dapat itatak mo sa isip mo na handa kang tumanggap ng criticism para i-take mo siya as a lesson. Gawin mo siyang magandang positive para sa success. Kasi walang nagsimula na magaling ka na agad, walang tao na gugustuhin ka palagi kasi may mga tao na ayaw talaga sa'yo kahit pakitaan mo na maganda, mga naiinggit. Meron din mga tao na kahit hindi mo pa sila nakakausap, ay nandyan sila at nakasuporta sa'yo. Lalo na yung mga customer natin, hindi naman sila yung mga kilala natin. Mostly, sila yung mga taong strangers na magpupush sa atin para mag-grow tayo at bibilhan talaga at magtitiwala sa atin. Lalo na dito sa online selling, sa social media, sobrang ingay dito. Kaliwat kanan, talagang maingay kaya dapat masanay ka na. Kasi sino ba namang nag-grow sa comfort zone? Dahil small world dito sa social media, may mga tao na tingin sa atin ay threat or kaya competitor. Dati kapag may mga small conflict, na-stress ako and na-stop ako. Pero ngayon, hindi na. Kasi tinitignan ko siya as a positivity na pwede pala akong matuto sa sitwasyon na yon. May mga tao din na bastos magsalita pero hindi mo sila kailangan i-take personal kasi sila yun eh, hindi naman ikaw. Reflection nila yon at hindi ikaw. As long as possible, ang gusto ko lang i-share sa inyo yung mga positivity, yung matututo kayo at saka yung mga cute stuff na pwede nyong bilhin sa akin para nag-grow tayo lahat. Anyway, hindi po ako perfect, pero base lang po to sa experience ko. Minsan, nagigilty ako kasi nabibusy ako. Minsan, nalilimutan ko si Lord, eh nawawala yung balance ko sa family ko. So, I'm here to remind you na kahit sobrang ingay at busy natin dito sa mundo, pilitin pa rin natin kilalanin si Lord. Kasi material things lang naman to, hindi natin to i-earn sa langit. Anyway, ito pala yung mga stocks ng mga damit ng D-Closet. Ayan, nakapatong sila dyan lahat. And meron na rin silang kanya-kanyang numbers para hindi ako nalilito. Ito yung mga color pinks, mostly mga pastel color talaga yung trip ko. As you can see, meron po kanya-kanyang number yung mga damit para sa live hindi ako nalilito sa paghanap sa kanila. Dito naman po sa storage na to, nakalagay yung mga ginagamit ko for live. Katulad ng tape, calculator, scissor, notebook, pen, ayan. And then dito may mga pang-retouch, syempre nagla-live ka. Meron din po akong mini kitchen sa likod ng shop para pag nagutom ako. Dito naman sa side nakalagay yung mga stocks ko tsaka yung mga nabenta ko sa live. Nandito din sa side yung mga boxes and mineral water, ayan. Pati nandun sa loob, sa ilalim ng kitchen yung mga pagkain ko. And sis, kung mahilig ka sa bag and clothes, please follow my page. And kung mahilig ka rin manood ng YouTube, pakipollow naman po and subscribe sa YouTube channel ko, Dilin Fernandez. Thank you! So, hanggang dito na lang po muna dahil parating na si Yuna. Bye-bye! See you on my next vlog and see you on my next live!